Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Teacher Resh, ang inyong makakasama sa isang masaya at makabuluhang talakayan dito sa Hitik Panitik na Lunes. Bago tayo magpatuloy sa ating klase, inaanyayahan ko kayong samahan kami sa isang magical learning experience at home. Mag-enroll lamang sa Happy Homeschool Program ng Vibal. Maaaring pumunta sa happyhomeschool.ph para makita ang mga packages na maaari ninyong pagpilian. Mayroon ding mga standalone course para sa Filipino sa Happy Homeschool. Tignan lamang ang detalye sa caption. Familiar ba kayo sa mga tuwiran at di-tuwirang pahayag? Gusto ba ninyong malaman kung ano ang gamit ng mga ito? Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang paggamit ng tuwiran at di-tuwirang pahayag sa paghahatid ng ideya o mga mensahe. Tara, pag-aralan na natin! Para higit nating maunawaan ang ating tatalakayin, may sasagutin tayong tatlong tanong. Una, ano ang tuwirang pahayag? Pangalawa, ano ang di-tuwirang pahayag? At pangatlo, bakit mahalagang malaman ang mga ito? Handa na ba kayo? Bilang isang mag-aaral, mahalaga ang paggamit ng mga referensya o mga sanggunian. Ito ay tutulong para magkaroon ng kredibilidad ang ating mga pahayag. Kumagamit din tayo ng mga impormasyon mula sa ibang tao para higit na maging tiyak o kapani-paniwala ang ating mga pahayag. Sa paggamit ng mga impormasyon mula sa mga referensya, hindi naman po pwede na basta mo na lang ito isulat o sabihin na para bang sa iyo nang galing ang ideya. Sa pagpapahayag nito, may magagamit tayong dalawang paraan. Ang una ay ang paggamit ng tuwirang pahayag. Ang tuwirang pahayag ay naglalahad ng eksaktong sinabi ng tagapagsalita o ng sumulat. Ginagamitan ang pahayag na ito ng mga panipi o quotation mark. Sa paggamit ng tuwirang pahayag, ang pananagutan ay nasa mismong tagapagsalita o sa sumulat dahil eksaktong pahayag ang ginamit. Nangangahulugan ito na walang labis, walang kulang. Paano mo ito magagawa? Kung nais mong gamitin ang paraang ito, siguraduhin kopyahin ng eksakto ang mga impormasyong nabasa o narinig. At huwag kakalimutang ilagay ang pangalan ng nagsabi. Halimbawa, huwag nyo kaming tanggalan ng kabuhayan, ani ng mga driver ng jeep. Sa pangungusap na ito, kumamit ba ng mga panipi? Oo, nailagay din ba kung sino ang nagsabi ng mga pahayag na ito? Oo, ang mga driver ng jeep ang bumanggit ng mga pahayag na ito. Wika nga ni Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mong makita sa mundo, simulan mo muna sa sarili. Sa pangungusap na ito, kitang-kita ang paggamit ng mga panipi. Ang paggamit ng mga ito ay nagpapakita na eksakto ang sinabi, walang dinagdag o binawas. Binanggit ba sa pangungusap kung sino ang nagsabi nito? Oo, si Mahatma Gandhi. Ang ikalawang paraan ay ang di-tuwirang pahayag. Kung sa tuwirang pahayag dapat na eksakto at tiyak, sa di-tuwiran naman ay kinukuha lamang ang diwa ng sinabing impormasyon. Bagamat diwa ang kinukuha, dapat pa rin mapanatili ang kredibilidad o katapatan sa sinabi ng orihinal na nagsabi o sumulat. Hindi maaaring magdagdag ng impormasyon na hindi naman nabanggit, pero maaaring baguhin ang pagkakaayos ng mga salita. May tatlong paraan sa di-tuwirang pagpapahayag. Muling sabi, ito ay ang pag-uulit lamang ng impormasyon, ngunit kaayon na ng pananaw ng tagapasa. Halimbawa, huwag daw ninyong tanggalan ng kabuhayan ang mga driver ng jeep. Paggamit ng pang-ukol. Maaari nating gamitin ang mga pang-ukol na ayon sa ayon kay, para sa para kay, wika ni wika ng, at sabi ni sabi ng. Halimbawa, ayon kay Mahatma Gandhi, ang pagbabagong nais mong makita sa mundo, simulan muna sa sarili mo.
paggamit ng daw, raw. Ang mga enklitik na ito ay nagpapakita na hindi galing sa tagapasa ang impormasyon. Halimbawa, sabi nga ni Elsa, walang himala. Nasa puso raw ito ng tao, nating lahat. Bakit mahalagang malaman natin ang mga paraang ito? Bilang mga tagapakinig, tutulong ito sa atin para matukoy kung kanino galing ang impormasyon. At bilang mga tagapagpahayag, sasanayin tayo ng mga paraang ito para mapanatili ang kredibilidad at katapatan. Balikan natin ang ating mga napag-usapan. Ano ang tuwirang pahayag? Ang tuwirang pahayag ay ang paglalahad ng eksaktong sinabi ng tagapagsalita o ng sumulat. Ginagamitan ito ng mga panipi o quotation mark. Ano ang di-tuwirang pahayag? Ang di-tuwirang pahayag ay ang pagkuha ng diwa ng impormasyong nabasa o narinig. May tatlong paraan ng di-tuwirang pagpapahayag. Ang muling pagsasabi, ang paggamit ng mga pang-ukol, at ang paggamit ng mga enklitik na daw at raw. Bakit mahalagang malaman ang mga ito? Tutulong ito sa atin bilang mga tagapakinig na makilala o matukoy kung kanino galing ang impormasyon. Sasanayin tayo nito bilang mga tagapagpahayag na mapanatili ang katapatan at kredibilidad. Ngayong nasagot na natin ang ating mga katanungan, subukin naman natin ang inyong natutuhan. Tignan at suriin ang mga babasahin kong pangungusap. Tukuyin kung ang mga ito ba ay tuwiran o di tuwirang pahayag. Sinabi ni Nita na mahuhuli lang siya sa pagdating dito sa ating usapan. Magaling! Ito ay di tuwirang pahayag. Gumamit din ito ng muling pagsasabi. Nasaan na ba mga kagrupo natin? Kanina pa natin sila inaantay. Wika ng naiinip na si Maria. Mahusay! Ito ay tuwirang pahayag. Makikita rin sa pangungusap na ito ang paggamit ng mga panipi. Ayon kay Juana, huwag na raw natin siyang hintayin dahil hindi raw siya pinayagan ng kanyang nanay. Mahusay! Ito ay di tuwirang pahayag. Makikita sa pangungusap na ito ang paggamit ng enklitik na raw. Sana'y marami kayong natutuhan mula sa ating naging talakayan. Naway magamit ninyo ang mga ito sa inyong mga sulatin, gayon din sa inyong mga pahayag. Muli, inaanyayahan ko kayo sa isang magical learning experience at home. Mag-enroll na sa Happy Homeschool Program ng Vibal. Hanapin lamang ang detalye sa caption o pumunta sa happyhomeschool.ph. Mayroon din mga standalone course para sa Filipino sa Happy Homeschool. Tignan lamang ang detalye sa caption. Hanggang sa susunod na episode ng Hitik Panitik na Lunes. Ako si Teacher Resh para sa Teacher Vibal. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa Vibal TV YouTube channel at pindutin ang bell button para notified at updated ka sa marami pang episode ng Teacher Vibal. Kita-kits!